Daddy, nanaginip po ako ng masama. Tapos na yun, anak. Tapos na ang mga masasamang panaginip mo. Salamat, Daddy. Mahal na mahal ka kasi ng Daddy. Tandaan mo ang lahat ng sinasabi ko sa'yo, ha? Mas aalagaan kita. At hinding-hindi na kita papabayaan. Salamat po. Shen? Shen? Thank God you're okay. Oo nga, Mami. Sinave ako ni Daddy. Huh? Sinave ka ni Daddy? Sabi nga niya, love na love niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Pasok. Maraming misteryo ang hindi mapaliwanag. Maraming matatapang ang naghahanap ng kasagutan. Sa kaso ng White House dito sa Baguio City, mas maraming katanungan ang iiwanan ito sa ating isipan. Ito ang Pinoy Horror House. Alam mo, pinagtatawa lang ako ng mga tao pag sinasabi kong anak ako ni Gloria Diaz. Eh, ano magagawa ko? Eh, yung sinabi sa akin ni lola ko eh. Eh, alam nga naman sa paniwalaan ko yung sarili ko na ang nanay ko kriminal na nasa preso hanggang ngayon. Mas okay na si Gloria Diaz, no? Maganda na. Miss Universe pa, diba? All my life, I never felt I belonged in the U.S. I was like a second-rate minority there. So I came here. But still there's this feeling I don't belong. Siguro okay pa rin kasi maraming happening dito. Kaya nga siguro ako nabaon sa utang. Otherwise, I won't be on this stupid show. Naglakas loob lang kami pumunta dito. Kasi wala na talaga. Naabuso kami ng amain namin. I've never really done something brave in my life. Lagi akong tinatakot ng parents ko na something bad just might happen to me. But now I don't care. So bring it on. Sabi nga nung mentor ko, life is like a beauty pageant daw. Kailangan lagi kang presentable, guwapo, at nakaporma. Kasi hindi mo alam kung sino mga nakatingin sa'yo. Hindi nagtatapos ang buhay natin pag tayo namatay. Napupunta lang tayo sa ibang mundo. May ibang tao na bibigyan ng biyaya ang makakita ng espiritu. Hindi ko nga alam kung ito ay biyaya o ito ay sumpa. Depende na lang kung paano mo gagamitin ito sa tao.